ba? Parang matatapos ba talaga? Kasi syempre, para naging habit na ng mga Pinoy na every day, every night, may ang probinsyano. Naging parte na talaga ng buhay nila. So ngayon, na matatapos na, I'm sure maraming malulungkot. Matatapos ba talaga? Kasi syempre, para naging habit na ng mga Pinoy na every day, every night, may ang probinsyano. Naging parte na talaga ng buhay nila. So ngayon, na matatapos na, I'm sure maraming malulungkot. Pards, bango ah. Syempre. O, marami ata kayo handa. Oo. Oh. Okay na, kaya tayo. Buto mo kanini. In fairness naman kasi sa Ang Probinsyano, episodic naman kasi. At saka ang daming mga bagong characters nga na pumapasok. At lahat naman yon parang ang gaganda ng nagiging resulta, ng nagiging kwento ng bawat characters na ipinapasok, di ba? Salamat kasi maliban sa akin, humingi ka rin ang tawad kila Sir Jerome. Ay, ibig ba sabihin ito? Bati na tayo. Titiis ba kita, Bards? Ko, congratulations! Grabe yung naging journey mo. Kitang-kita naman kung gaano ka ka-passionate sa mga projects na ginagawa mo. At nakikita naman yun ng lahat. Kaya congratulations dahil nakagawa ka ng isang napakaganda, napakatinding teleserye. At talagang hindi malilimutan ng bawat Pilipino. Tinuluyan mo? Muntikan ako dun ah! Palibasa kasi ikaw, hindi ka nag-iisip, sugod ka na sugod. Ha? Paano na yung tatay ko, yung nanay ko, yung kapatid ko, yung pamangko? Easy! Maraming salamat po dahil until now ay walang sawa kayong sumuporta sa Ang Probinsyano. At kahit saglit lang po ako, maraming salamat dahil hindi nyo nalilimutan si Glenn Corpus. At ako rin po, never kong malilimutan yung character na yon dahil sobrang naging special din yung character na yon sa akin. Pards, basta may problema ka doon, tawagan mo lang agad ako ha. Pupuntaan agad kita. Alam ko naman yun. Kahit nasan ako, may problema ako, alam ko lagi ka nandyan. Meron o wala. Mga kapamilya, mga kapatid, mga ka-A to Z, huwag na huwag niyo pong papalagpasin ang pambansang pagtatapos ng Ang Probinsyano. Malapit na malapit.